what's up mga Lodi Cakes? And for today's video, syempre, na-miss natin gumawa ng cakes. Kauuwi nga lang natin ng Pilipinas mga Lodi Cakes. At sobrang saya ng bakasyon natin. Sobrang sarap ng experience na yun. At na-share ko naman yung mga pinuntahan natin. Hindi nga lang lahat kasi sobrang nakakapagod talaga. Especially kapag may kasama tayong bata. Mas nadodoble yung pagod. Pero syempre, doble din yung saya. And eto nga, pagka-uwi na pag-uwi natin, kinabukasan ay may ginawa agad. Actually, hindi nga kinabukasan to dahil lumapag kami dito sa Pilipinas ng 3 a.m. Tapos, natulog lang kami pag-uwi ng bahay. And then, pag-gising, eto, gumawa na tayo ng cakes dahil may order na agad tayo. And eto nga ginagawa natin dito yung ating chocolate chiffon na alam nyo naman na isha-share natin yan kapag naka 100k followers na tayo. Eh nararamdaman ko na malapit na yun mga Lodi Cakes. And eto nga siya nung naluto na, tapos na chill natin yan. Alam nyo naman na yan yung mga talagang solid Lodi Cakes na noon pa nakafollow sa atin. Kapag ginagamit natin ng chiffon, kailangan bago natin siya icingan ay i-chill muna natin siya sa ating rep or chiller. Kapag hindi naman tayo nagmamadali, pwede naman sa chiller lang. Kapag nagmamadali tayo at kailangan na natin ma-icingan, tulad ng mga rush order, ilagay natin siya sa freezer para kahit mga 15 minutes or 30 minutes ay okay na siya, matigas na siya, kaya mas maganda na siyang icingan. Siyempre kung nakikita nyo yung nilagay natin dyan ay chocolate syrup pa rin ang ACC. Tapos ang ating frosting ay ACC whipping cream. Siyempre hindi naman tayo nagbabago. Stick lang tayo sa ACC na napakaganda at napakasarap, diba? Hindi tayo binibigo nyan. At alam nyo ba, last time kasi bago kami umalis ng Pilipinas, yung isang regular client natin ay nag-order ng cake. Ang cake niya is for March 22. Tapos ay aalis na kami ng March 18. And then sabi niya kasi ayaw niya raw magpagawa sa iba, sa atin niya lang gusto magpagawa. Kaya tinanggap natin, pero sinabi ko sa kanya yung risk na pwedeng mangyari na pwedeng mag-dry out yung ating chiffon base at syempre yung ating icing. Possible kasi yun lalo na kung sobrang tagal niya nasa chiller. Pero nangyari talaga, nasa Macau na kami. Bali 18. Hindi pala 18. Para lang ako nagkikwento, no? Para lang ako nagkikwento sa inuman. Bali, ganito kasi nangyari noon. March 17, ginawa ko na yung cake. And then, binax ko na siya para hindi talaga yung surface niya ay na-dry out dahil walang box. Kumbaga, hindi siya masyadong exposed sa hangin. Kahit nasa chiller siya, naka-box pa rin siya. And then, ayun nga, tumawag siya sa akin nung March 22 na pipigapin na raw yung cake. And then nakita ko naman sa picture doon sa event nila, sa Jollibee kasi nila ginanap yun. Nakita ko na sobrang intact nung design. Kahit yung color, walang nagbago. Kaya yun talaga yung isa sa mga hinahangaan ko sa ACC whipping cream. Kasi usually dati kapag may mga tambak tayong orders, ginagawa ko talaga yan ng advance. Pero 1 day to 2 days, yun yung pinakamatagal na yung 2 days. Yun yung pinakamahabang preparation ko para sa cake na bago ma-deliver sa client. Pero bihira na lang mangyari yun. Kapag talaga sobra-sobra talagang tambak yung trabaho natin. Pero ito kasi hindi natin matanggihan yung client natin. Pero nung tinanong ko sila ay sobrang sarap pa rin daw ng cake natin. Parang fresh na fresh pa talaga. Parang freshly baked talaga. And then balik nga tayo dito sa ginagawa nating cakes. Yun lang naman kaya ako kinuwento yun para lang maipakita ko sa inyo kung gaano ka lupit si ACC whipping cream. And eto nga pala mga Lodi Cakes, balik tayo dito sa cake na ginagawa natin. Diba alam nyo naman na lagi tayo nag-airbrush. Pero since gumamit ako ng ACC whipping cream ay hindi na ako masyado nag-airbrush. Depende na lang kung talagang super dark ng mga kailangan nating colors. Tulad nito mga Lodi Cakes, this is royal blue. Kaya gumamit tayo dito, pinakita ko kanina yung Chef Master Royal Blue Airbrush Food Color. Madali kasi natin ma-achieve yung kulay kapag nag-airbrush tayo. At tulad ng like ko sinasabi, kapag naka-airbrush yung cake natin ay mas malalesen yung magiging paet. Hindi katulad kasi kapag yung tulad ng blue na yan, kung talagang
kinolor natin siya direct doon sa icing, ay may tendency maging mapait yung mga frosting natin, mga ganun. Sobrang dami nating color na kailangan ilagay para ma-achieve yung mga ganyang kulay. Hindi katulad kapag nag-airbrush tayo, surface lang, sobrang nipis lang ng kulay na meron siya. Hindi siya mahahawahan. And kung wala naman kayong airbrush food color, pwede kang gumamit ng Neko liquid food color na talaga namang subok na subok natin. Maraming salamat mga Lodi Cakes sa patuloy pagsuporta. Ingat kayo palagi. God bless and bye bye.